Higit sa mga dalaga at mga balok. Ating pong tagapagsalita ay binatang binata pa. Siya po ay nakilala ko sa EUP nung ako'y pumasok po doon noong 1996. Taro na po siya. Tayo po'y pinagpala sa oras na ito. Ang ating pong tagapagsalita ay Computer Science Instructor ng Adventist University of the Philippines, si Sir Wenelfred Pasamba. Praise the Lord po. Let's pray one more time. Our Father in Heaven, we thank you, Lord, and I praise you, Lord, for the revival and reformation that is happening in this place. We praise you, Lord, for the prayers, for the change of spirit of our brethren, for the listening of your word, for the word, Lord, for the Bible, the spirit of prophecy, examples of revival and reformation. We thank you, Lord, and I praise you, Lord, for the outpouring of the Holy Spirit in these last days. Our Father, we ask, Lord, that you give us wisdom and understanding and efficiency in doing your work. Give us the things that we need, the talents and skills and attitude we need to finish your work. Thank you for hearing our prayers and for forgiving us, Lord, from all our many, many sins. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong ipagpapatuloy na pag-aralan ay ang revival sa New Testament, sa Acts 2. Parang medyo umuutot na itong ano, pastor, itong mic, pero buhay pa naman. Ang sabi po dito, "And when the day of Pentecost was fully come," ang ibig sabihin ng Pentecost ay after 50 days. Yung 10 days ay yung kung gaano sila katagal. Pero from the time of, ano, it was Pente, was fully come and there were in one accord in one place. So, i-review po natin sa mga bagong dating at saka lagi natin i-review kasi paulit-ulit din naman sinasabi sa Bible. Ang mga factors ng revival and reformation, unang-una po na hindi natin makakaligtaan sa mga example sa Bible ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Reading of the scriptures. Reading and reviewing the law of God. Number two ay ang pagpapakumbaba. Pag nalalaman natin ang requirements ng Diyos sa ating buhay, nakikita natin ang kamalian natin. Nakikita natin ang kataasan ng standard ng Diyos. At kung nasaan tayo, napakababa natin at napakarami natin kailangan ayusin sa ating buhay. At dahil sa repentance, dyan po natin ginagamit ng Holy Spirit, ang Holy Spirit ang tumatawag sa atin na magsisi. Dahil sabi sa Psalms, "The law of the Lord is perfect, converting the soul." At nakoconvert po tayo dahil nalalaman natin ang katotohanan ng Diyos. At tayo po ay may nature sa ating loob. Kahit na tayo ay may makasalanang nature, ang image of God ay meron pa rin sa atin. Tinatawag pa rin tayo ni Jesus Christ sa pagsisisi. At ang isa pa pong nakikita natin sa mga revival sa Bible ay marami silang gathering. Ayan, ang sabi po dyan, they were all with one accord in one place. Doon sa upper room. Ibig sabihin ng one accord ay united sila. Pag nagpipray tayo na marami tayo, katulad nung kanina, yung prayer ni engineer, ako po ay talagang nasasaya sa aking puso. Dahil nabasa ko po sa Bible, sila ay nagpray. Nagpray sila at hiningi nila ang kapatawaran ng kanilang mga sa kanilang mga buhay. Hiningi nila ang kapatawaran ng kanilang mga magulang, ng mga lahat ng kanilang mga kasalanan na nagawa. Matagal silang nagpipray. Ang mga leader nila ang nag-lead sa prayer at yun po ay napakagandang nangyayari. They were with one accord in one place and they were united. Narinig niyo na yung united prayer? Ang ganda nun.
pag na kami nag-United Prayer sa AUP, alam niyo sa ministry, minsan may makaaway. Katulad ni Pablo at saka ni Pedro minsan, katulad ni Pablo at ni Barnabas minsan, nag-aaway. Kahit na pareho ang kanilang goal, magkaiba ang kanilang naisip, minsan meron silang misunderstanding. So, pero pagkatapos ng United Prayer, sa aking observation, yung mga kaaway ko sa ministry, na actually, hindi ko naman dapat kaaway, fellow workers ko, wala na, nakalimutan na namin yung aming differences. Dahil United Prayer, when we are in one accord, the Holy Spirit is coming and unites us. We are united in the truth. Yung ibang mga leaders, let us be united. Let us be united. Pero ang unity lang natin dapat ay unity sa will ng Diyos. Hindi tayo united gumawa ng kalokohan. Hindi tayo united dito or that, kung anuman plano, ang unity lang natin ay sa salita ng Diyos. Diyan ang sigurado. And suddenly, there came a sound from heaven as a rushing mighty wind. Alam niyo yung Holy Spirit minsan kinukumpir sa wind. You know, parang wind daw, yung mga hangin, yung mga puno gumagalaw, pero hindi niya alam kung saan galing yung hangin. Kaya minsan sa gawain, ganito ang pinaplano natin, pero iba ang nangyayari dahil iba ang plano ng Diyos. Kaninang umaga po, ang ating tatay ay may tanong, yung mga hindi marunong manalangin, bigla ko pong naisip, baka maisip ng iba, pag hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin, eh may problema tayo. Lagi naman tayo may problema dahil makasalanan tayo. Pero hindi lahat ng panalangin ay sinasagot ng Diyos. Lalong-lalo na yung mali. Pero pag makulit tayo, kahit yung mali, sasagutin ng Diyos. Kaya, parang yung gusto nila, may hari sila. Sabi ng Diyos, hindi. You are a theocratic government. Hindi, gusto namin ng hari. Bahala kayo. Sige, binigyan ng hari. Pero, may mga panalangin na hindi sinasagot ng Diyos para sa ating kabutihan. Sa 2 Corinthians, sabi po ni Pablo, meron siyang thorn in the flesh. Meron siyang tinik sa kanyang katawan. Ibig sabihin niya, yun, meron siyang disability o meron siyang physical difficulty. Nananalangin siya, tatlong beses siyang nanalangin. Siguro nag-fasting pa ito sa Paul. Si Pablo na dating Saul, nagsugulat ng halos kalahati sa mga aklat ng New Testament, nananalangin. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ko sasagutin ang panalangin mo. Matuwa ka nang maliligtas ka. Oo nga naman, no? Kahit hindi sagutin ng Diyos ang lahat ng panalangin natin, basta maligtas tayo, okay lang. Amen? Walang bahay, walang health, walang pagkain, wala lahat. Basta maligtas, okay lang. Sabi ni Jesus, ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Ang pag-anong grace, ang biyaya ng kaligtasan ay sapat na. At dinagdilan pa na explanation, ang Holy Spirit ang nag-impress kay John, kay Paul, dahil daw, pag tinupad ng Diyos yung kanyang panalangin, baka sa dami ng kanyang nalalaman, yumabang ang kanyang puso at siya'y mawala pa. Kaya, para hindi siya yumabang, hindi ng Diyos tinanggal ang kanyang tinik sa kanyang laman. So, hanggang mamatay siya, meron siyang physical challenge. Pero, at least hindi siya yumabang. Kaya minsan, yung mga problema nating pang-physical, mga challenge nating pang-physical, baka ginagamit ng Diyos, yan mga kapatid, para hindi tayo yumabang. Because of the multitude of revelations, sabi dun sa 2 Corinthians, hindi tinanggal yung thorn of the flesh. So, tatay, may mga panalangin na hindi sinasagot, pero para pa rin yun sa ating kabutihan. Praise the Lord, ang ating Diyos marunong maghindi sa panalangin kung para sa ating kabutihan. Dahil tayo hindi talaga natin alam ang whole picture, maliit ang ating isip. Okay, balik po tayo dito sa Acts 2. And suddenly there came a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And by the way, ito yung instruction ni Jesus Christ. Sabi niya, pag umalis ako, wag dun muna kayo sa meeting place. Huwag kayong maalis dun hanggang dumating yung Holy Spirit. So nananalangin sila dun at nagbabasa ng Bible at nagre-review ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus Christ at nag-uusap sila ng mga bagay tungkol sa Diyos. And it
sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Pinapanalangin ko kagabi, mga kaibigan, ako po ay nagpapaumanhin dahil ang Tagalog ko ay mababaw lang. Ako po ay lumaki sa Bicol. Ang Bicol ko ay mababaw. Ang Tagalog ko ay mababaw. Lahat ng language ko ay mababaw. Yung English ko, ano rin, mababaw din. Kaya, kinananalangin ako kagabi at hindi ko rin alam kung naiintindihan niyo yung English ko. Nananalangin ako na bigyan tayo ng gift of tongues or gift of ears, sabi ng aking kaibigan. Kung walang gift of tongues, at least yung gift of ears, naiintindihan ng mga nakikinig kahit na iba yung language. Okay, yan ang nangyayari. Began to speak with other languages as the Spirit gave them utterance. Kung meron kayong mga lingwahe na alam ninyo na lampas isa, marunong kayo ng Bisaya, marunong kayo ng Gato, gift of tongues yan. Yan yung modern na gift of tongues. Kaya ang aking mga ibang kaibigan na pastor, simula pa nung kanilang bata pa sila, nag-aaral sila ng maraming lingwahe. Dahil yan ang, sabi ni Sister Wright, affirm na modern gift of tongues. At meron akong aklat dito. Miracle Factor. The Awesome Stories of Satellite Evangelism. Candus Thorpe. Sino ba? Nalilito ako. Dalawa kasi silang Thorpe. Mag-asawa sila. Hindi ko alam kung babae yung Candus o yung lalaki yung Candus. Pero yung lalaki na pastor, siya yung president ng Hope Channel sa buong mundo. At talagay ko ito yung asawa yung nagsulat. Brad pala yung Pastor Brad Thorpe yata yung lalaki na pastor. At yung asawa niya, na director din ng Hope Channel, ay Candus Thorpe. Sinulat nila lahat ng mga miracle na nangyayari sa ngayong mga panahon sa Adventist Church, sa Hope Channel, sa Adventist Television Network. At ang isa sa mga miracle dito na nakikita ko ay itong modern gift of tongues. Dahil magta-transmit sila, si Mark Finley magsisermon, at itong translator, itong translator, nakikinig siya sa earphone, alam niya kung saan versikulo at kapitulo mapunta si Mark Finley at itatranslate niya ito sa kanyang lingwahe. So merong isang nagpipreach na satellite, yung video, si Mark Finley o kaya si Pastor Bullion ang nagpipreach o kaya kung sino pang ibang preacher or si Doug Batchelor. Pero yung translator, sinasabi niya sa Tagalog, sa Swahili, sa Afrikaans, sa kung ano-anong language, 24 na translation, sabay-sabay. At nakakatawa ito. Ayan, talagang feel na feel niya mag-translate. Parang siya na yung nag-preach. So, sa satellite kasi, pwede kayong mag-receive ng video, tapos pwede niyong piliin yung language. So, ginagawa nila ito, in-experiment nila ito ng maraming beses, at merong si Pastor Harry Mohando. Oh! Si Pastor Harry Mohando, nandito rin sa kabilang book. Naalala ko yung kulong naalala. Translates into Kiswahili during Net 98. And thousands ang nanonood sa Hope Channel or sa pangangaral natin sa satellite at saka napapabinyagan. Ginagamit ang technology ng Holy Spirit. Ginagamit ang mga layman na doon ang lay work at saka ang mga church natin kung saan sila naglagay ng satellite dish. Yan, katulad niyo mga satellite dish na ganyan. Tapos, pinapalabas nila sa TV at nagpupunta yung mga kapitbahay doon sa church at maraming napapabinyagan. Napakaraming magagandang kwento. Isang kwento, ito po ang ipapakita ko sa inyo. Dahil ipinag-combine ko na yung topic kanina na Great Commission at saka yung the Holy Spirit, the Adventism's greatest need. Ito, yung pang-hour worship. Example po, doon sa, ang sabi dito ay, ano po ito? Noong November 20, 2002 sa United States, sabi dito ng asawa, ng lalaki, pag umalis ka dito sa bahay ko, huhulihin kita at papatayin kita, sabi ng asawang lalaki. Itong Mexican na babaeng asawa, sabi niya, totoo yung sinasabi ng asawa ko, kasi kilala ko yan, seryoso yan. So itong ginagawa ng lalaking ng asawa, ng husband, ay nagiinom lagi at nag-aaway lagi. Buti na lang tayo Adventist, hindi dapat tayo mag-inom, kaya bawas din ang away. And miserable ang life. At saka maraming chicks yung asawa niya. Yung pera,
ginagastos lang ng lalaking asawa sa kanyang mga gustong gastusan. And maraming beses binubugbog yung babae dito sa Mexico. Sabi dito, if I stay, pag hindi siya umalis, papatayin niya ako. Pag umalis ako, ahabulin din niya ako, papatayin din niya ako. So, takas na lang siya. At least may pag-asa. May pag-asa rin siya na makatakas. Maybe if I go far enough away, he won't find me. This was the flicker of hope. She left her home. She hid during the day. Doon kasi sa Mexico, katabi niyan yung US. Ginagawa ng mga tumatakas. Pag gabi, sila ay gumagapang at tumatakas. Pag araw, sila ay nagtatago kung saan at natutulog para hindi sila mahuli ng border police. So, she hid during the day and that night she crossed the river near the city and eventually made her way to the US border. She crossed the border at night and began to walk in the desert. Fearing that the border patrol would catch her, she hid and slept during the day. 45 days, she continued her walking. Eventually, the refugee reached California. She found a phone booth and called a cousin of hers who had left Mexico some years previously. This cousin picked up her and brought her to her home. She told the refugee that she was welcome to stay with her family, so the refugee settled into safely in her cousin's home. So nakatakas itong Mexican woman. Soon, she discovered something that troubled her a great deal. When her cousin lived in Mexico, the two of them had shared a Roman Catholic heritage. Now, however, all her cousin's family had become Protestants, and they even went to church on Saturday. The refugee wasn't happy about this. She did not like Protestants. One day she said, I know I'm here with you and you've been kind to me, but I wish you wouldn't speak to me anymore about the Bible, about Jesus Christ. Please stop. So sabi ng Mexican na woman na tumakas galing sa Mexico punta sa US, naging kayong Protestante, ayaw mong marinig yung Jesus, Jesus na yan. Kahit nakatira ako dito sa bahay mo. Promise, wag mo nang babanggitin yan sa akin. Kasi naging Protestant daw, naging sumisimba ng Sabado. So sabi ng kanyang pinsan na tinitirhan niya kasi tumakas siya, sabi, okay, hindi namin mag-discuss about Jesus Christ. Isang kondisyon. Sasama ka sa church. At sa church, after 15 days, meron kaming magandang event sa church. Manunood tayo ng TV, ng projector. Sabi niya, sige. Para lang hindi ma-discuss yung Jesus Christ, sasama ako sa church. Kamali siya. Si Pastor Alejandro Bullion from South America will be preaching in Washington, D.C. Hindi ko alam kung gano'ng malayo yun, pero malayo yun. And his meetings will be shown in our church. Paano nangyari? Satellite. So dun sa Washington, mag-preach si Pastor Bullion, tapos ibibin yun sa satellite, tapos yung satellite mag-broadcast sa buong United States, sa Amerika. Tapos kahit saan ka, basta may dish ka, makikita mo yung live na meeting. Tapos inorganize nila doon sa North American Division. Lahat ng mga church na gusto mag-crusade, ang speaker nyo ay Pastor Bullion, pero wala dyan sa local church yun, nandun sa Washington. Sabay-sabay ang crusade. So, ginawa nila at nag-invite ng mga maraming tao. Kasama itong isang ayaw makinig tungkol kay Jesus Christ. America will be preaching Washington and his meetings will be shown in our church. We want you to promise to come each night. One condition, we will not talk about Jesus Christ. Ang kapalit, you have to come every night. Sa crusade. We want you to promise to come each night. If you promise this, we will not speak to you about Jesus or the Bible. The refugee agreed. And so it was that she went every night to the satellite evangelism series. Each night she listened. Nakikinig siya. She made no visible response to the calls of commitment. So yeah, nakikinig lang siya. Pero pag nagko-call ng commitment, they want to raise your hand, they want to stand, they want... Wala lang. But the Holy Spirit was working on her heart. Yan. Kaya kailangan talaga natin sa gawain ang Holy Spirit. One evening, Pastor Bullion preached a powerful message on Lazarus. As he began his invitation, he said that if God's power was strong enough to raise the dead, surely, he could restore dead marriages. Nung marinig ni... Sino bang pangalan nito? Hindi ko pa nakita yung pangalan. Nung marinig ng babae yung dead marriages, this thought touched a tender chord in the refugee's heart. Pastor Bullion, siguro hindi nila sinasabi yung pangalan dahil
mga takas ito sa Mexico eh. Kahit na, basta kailangan pa rin maligtas. Okay. So, he said that God, okay, touch a tender chord in the refugee's heart. Pastor Bullion this continued by saying that God can't do anything for us unless we respond to His call. At this, the refugee stood up, tumayo yung babae, and went, kahit pala binubugbog siya ng asawa niya, mahal pa rin niya yung asawa niya, gusto pa rin niya mabalik yung marriage. So, tumayo siya, at pumunta siya dun sa, sumunod siya sa appeal, pumunta siya sa harap ng church. At nagluluha siya, kasama niya ang maraming ibang nag-respond sa call, sa satellite evangelism. Tears running down her face as her heart broke before God. Ganun pa mga kapatid, pag nag-decide tayo for God, God breaks our heart, God pours His Spirit upon us, and transforms our heart. Suddenly, may nangyari. She felt a powerful grip, mayroong humawak sa kanyang kamay. Upon her arm, she turned, and muntik na siyang matumba. Sa muntik siyang mahimatay. Ang humawak sa kanya, yung asawa niya. Huh? Paano nangyari? The person who had grasped her arm was her husband. He had promised to find her and kill her. Naku, baka mapatay na siya ngayon. Okay lang, at least nag-decide na siya ng mga kapatid. Surely, she now would die. How on earth did she found her here? Ang parang nangyari, nung umalis siya sa Mexico, several months ago, nagalit yung asawa niya. Sabi niya, I vow to everyone that I will find this terrible wife and kill her as I have promised. He thought, siguro pumunta siya dun sa California, sa pinsan niya. Ang ginawa niya, he made his way to the border. Sumunod siya. Sabi niya, siguro ang putay dun. Siya rin ay tumakas sa Mexico. Siguro 24 days din siya, pero nahuli siya ng konti. Nagtatago sa border police. At nakarating din siya dun sa lugar. Pero siyempre, hindi niya yung lugar. Nasa California na siya, may police dun. Nagtatago lang siya. He made his way to the border, crossed it, and began the long journey through the desert, tracing her steps without even knowing it. Eventually, he came to California. He had the address of her cousin's home, but of course, he would never call there. Kasi baka nga malaman at tumakas pa. Instead, when he found her home, he hid nearby. So nagtatago siya dun sa may labas ng bahay. Hinihintay niyang lumabas mag-isa at papatayin niya. Kaya lang, lumalabas yung asawa niya, laging may kasama. Yung pamilya ng pinsan. Bakit? Kasi takot nga siya eh. At saka hindi siya marunong lumibot masyado sa US. She never traveled alone because she didn't know the city and was afraid. So, minamanmanan ng asawa, yung babae. The refugee's husband continued to stalk her, waiting for the time when she would be alone. He planned to kill her and then return to Mexico. Grabe talaga ang mga lalaki pag nagkagalit. No one would ever know what happened. Ewan nga naman no. Pinatay mo sa US, balik ka lang sa Mexico. Maganda yung plano niya. When the satellite series began, he followed the family to the church. Sinundin niya pati sa church. At pagpasok ng pamilya, pumasok din siya sa church. Nagkamali lang siya ng pinasukan. Sa Adventist church siya na mapasok with satellite evangelism. Each night, nakinig din siya ng sermon. Ayun. Ni Pastor Bullion. Each night, the Holy Spirit spoke to him. Wow! Each night, his hard heart was softened. At nung nakita, when he saw his wife go forward, nung nakita niya, lumapit ang kanyang asawa, sumunod din siya. Dahil lumambot na ang kanyang puso. Sabi niya sa kanyang asawa, do not be afraid, huwag kang matakot. Nandito ako every night. And sinuko ko na ang aking puso sa Panginoon. Grabe mga kapatid. Ako ay natutuwa sa kwentong ito. Ito ay documented na official ng ating church, ng ating mga fellow workers in the vineyard. I saw you make your decision tonight and I wanted to come home. Come forward and join you. Siyempre, itong babae hindi agad maniwala. Baka fake lang. Through God's miraculous providence, the couple was reunited. And their dead marriage was resurrected. Amen? Grabe, talagang resurrected yun. Gusto na siyang patayin.
Bali parang good as dead na rin siya eh. Makita siya, hindi. Parang gano'n na rin. Plus yung marriage, wala na rin halos yun. Pero kayang buhayin ng Diyos lahat ng mga bagay. Katulad ang mga dead marriage at ang mga taong patay ang puso. The refugee woman sensed her husband was a changed man. 2 months later, the local pastor baptized them. Amen. Isa lang yan. Ang dami nito. Isang linggo kong binasa. Yan po ang nangyayari pag nabubuhos ang Holy Spirit. Kaya kukunikin ko yan para i-encourage nyo si Engineer na lagyan ng Hope Channel or 3ABN. Meron na ba po? Oh, on the process. Lagyan ng Hope Channel or 3ABN kahit anong Adventist na channel yung mga cable natin dito. Dahil habang natutulog tayo, may nanonood dyan. Habang kumakain tayo, may nanonood dyan. Ang sabi sa Deuteronomy 6:7-8, sabi, habang kayong kumakain, habang kayong nakaupo, habang kayong naglalakad, teach! At ang paparaan niyan ay pwedeng gamitin ang technology. Yung automated na evangelism. Pwede bang gawing automatic ang evangelism? Pwede. May magandang gawing manual, meron din magandang gawing automatic. Ang sabi ng Diyos kay Habakuk 2:2, write the vision and make it clear upon the tables that he who reads may run or he who runs may read. O parang ganun. Yung gumasa ay magmadali. Yan din ang inimpress ng Holy Spirit kay Sister White. Lalong-lalo na nung siya ay matanda na. Sumulat ka, huwag kang speaker ng speaker sa kung saan-saan. Spend more time writing. Kasi yung writings, pag namatay ka na, nandyan pa rin. Yung mga message na sinermon mo, makakalimutan nila. Yung mga nasermonan, makamatay din yun. Pero pag sinulat natin ni Sister White, hanggang ngayon, 150 plus years ago, at more, nababasa pa rin natin. Ganyan din po ang Bible. Pinasulat ang mga propeta sa Biblia. At hanggang ngayon, nababasa natin. Ang ngayon naman, noon kasi, tables of stones. Ang salita ng Diyos. Noon nung magaling pa mag-memorize yung mga tao, memorize nila ang mga utos ng Diyos. Pero dahil naging makakalimutin dahil sa kasalanan, kailangan nang isulat ang Ten Commandments dahil nakakalimutan na. Hindi ibig sabihin walang Ten Commandments before nagbigay siyang Sinai, kasi may kasalanan na before nagbigay ang Sinai. May kasalanan na. Kung may kasalanan na, ibig sabihin may utos na. Diba? So nung binigay, sinulat ang Ten Commandments sa bato. Ibig sabihin ng bato, hindi yan may erase. Ganyan yan. It is permanent ang moral law. Tapos nung nag-improve yung kanilang sulatan, naging scroll, papyrus. Oh, doon na, sinulat yung mga Isaiah, Jeremiah. At ngayon, mas madaling buklatin kasi yung scroll, pagbabasa ka sa Isaiah, igugulong mo pa yon para makita mo doon yung gitna. Ito, madali lang. Bubuklatin lang. Kaya po ang Bible, maraming form. Merong ganto, merong nasa computer, ayan, sa Revival and Reformation, mga kapatid. Kasama ang computer sa Revival and Reformation. Pag walang law of God sa computer, malungkot ang computer. Lahat ng computer sa bahay, kailangan may Bible and may Spirit of Prophecy. Diba? Because the law of the Lord, the Ark of the Lord, has to be brought into the home. Into the home of the computer. Into the home of the cellphone. Dapat lahat ng cellphone, may Bible. May Spirit of Prophecy. Hindi lang games. Tanggalin nyo na yung games. Kasi, distraction lang yan. Yung mga games. Lalo na yung mga games na may baril-barilan. Sabi sa Bible, thou shalt not kill. Huwag na magbaril-barilan sa computer. Kasi, ano rin yan? Practice yan kung paano magpatay ng totohanan. Di ba? Ba't kayo nagpa-practice? Anong gusto niyong gawin? You want to kill? That's not good. The Bible says, thou shalt not kill. Okay, balik tayo dito sa Acts 2. So, lagyan niyo mga cellphone ng ano ha? Lahat ng Adventist na cellphone, may Bible and may Spirit of Prophecy. Libre naman yan eh. Yung Bible ang tawag ay e-sword. Yung Spirit of Prophecy ay E.G. White Writings dun sa Play Store. Okay. Kung hindi kayo marunong, itanong nyo lang kay Kuya, ano. Yan. Sa mga hihilig sa computer. Tsaka kay Sammy si Beverly. Si... Oh, basta dyan. Kasi estudyante ko yan sa computer science. Pag hindi niya kayo matulungan, pabalikin nyo sa AUP. Joke lang. Pero they can help you. Okay, Acts 3. Makikita ko po kayo nagpapaypay. Ako magpapaypay din ng kaunti. Alam niyo mga kapatid, mainit dito sa lupa. Pero sa impyerno, mas mainit.
mabuti na yung paypay lang kaysa pasok. Di ba mga kapatid? Sa impyerno mainit. Kaya kung nagkakapaypay tayo, at least lumalamig ng konti. Praise the Lord. Kasi sa impyerno, naku! Walang paypay. Kahit magpaypay kayo na magpaypay, walang magawa. Kaya kailangan natin ituro ang batas ng Diyos upang makatapas tayo sa lake of fire. Instead, tongues of fire ang kailangan natin. Yan. Bakit tongues of fire? Minsan, yung salita ng Diyos masakit. Parang apoy. Tayo ay nasusunog para matanggal ang mga impurities sa ating mga buhay. And it sat upon each of them. And they were filled with the Holy Ghost and they began to speak. Pag napupuno pala ang bayan ng Diyos ng banal na Espiritu, hindi sila nakakapagpigil. Sila ay magte-testify. Sabi ni Jesus Christ, pag hindi kayo nagkumpisal ng mga mabuting bagay, itong mga bato mismo will praise the Lord. Kaya minsan, yung magagaling mag-English, hindi naman nagpipreach. Ako na lang. Kahit ang English ko bako-bako. Yung magagaling, yung maghanda, napakaganda ng Tagalog, napakatalinhaga, parang Bible na Tagalog, ang kanilang Tagalog, nahihiyang mag-record sa video. Ako na lang, kahit na yung mga nagbabasa ng PowerPoint ko na una pang makatapos sa akin dahil nahihirapan ako rin sa mga mahahabang Tagalog na word. Actually, marami akong Tagalog na word na hindi naiintindihan. Kaya binabasa ko lang sa English. Pero, when we are filled, when the people of God are filled with the Holy Ghost, kahit ang Tagalog natin, bako-bako, kahit ang English natin, Korean na English, o kaya, kung ano mang klaseng barok na English, magsasalita yan. Kahit ang Bisaya natin, nakalimutan na natin, magsasalita yan. Because sabi dyan, and they were filled with the Holy Ghost, and they began to speak many kinds of languages as the Spirit gave them utterance. Pag nagsasalita ng Ebanghelyo, lalong-lalo na pag nasa Bible and sa Spirit of Prophecy ang ating mga ministers, yan ay galing sa Holy Spirit. Tayo ay kailangan makinig dahil yan ay words of life. Ang mga salita tungo sa buhay. And they were dwelling with them at Jerusalem, Jews. And there were dwelling at Jerusalem, Jews. Devout men out of every nation under heaven. Wow! Now when this noise was heard abroad, the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language. Kaya mga kaibigan, ang ginagawa ko sa AUP, pinagpala kami ng maraming klaseng taong, iba't ibang kulay at iba't ibang klaseng lingwahe. Ini-encourage ko sila mag-record sa harap ng maliit na camera na yan at i-upload ko dun sa YouTube para pag yung Holy Spirit ay in-impress yung mga tao kung saan-saan napunta sa buong mundo, i-type nila yung mga question nila, meron tayong video na lalabas na maiintindihan nila ang mensahe ng Diyos. Because every man has to speak his own language. And they were all amazed and marveled, saying to one another, behold, are not these which speak Galileans? And now we hear every man in our own tongue wherein we were born. Parthians, Medes, Elamites, dwellers of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia, etc., etc. Ilan po ba ang lingwahe ninyo dito sa Mindoro? Ang dialect? 10? 100? Mahigit 100 po? At 20 plus? Napakarami. Kailangan, kung ako lang masusunod, kailangan ko lang i-encourage na i-record ko yan sa audio o sa video ang kompletong mensahe ng Adventist sa lahat ng possible na language. At ilagay niyo siguro sa internet o tamigay niyo as DVDs or ano. Yun po ang may encourage ko. Yang mga record na yan, marami pong gagawin yan. Ako po ay lahat ng nagpipreach na Adventist kahit na ganyan ang language, kahit na tricycle driver lang, ini-encourage ko dahil napakahalaga ng katotohanan. Pag pinapanood ko yung ibang channel sa TV, mali na naman yun, mali, mali. Pero yung Adventist, nasaan? Tama, pero kunti lang yung channel. So kailangan natin i-encourage. Walang ministry na perfect. Basta, tulungan natin. Greeks and Arabians, we do hear them speak in our tongues. And wonderful works, the wonderful works of God. And they were all amazed and were in doubt, saying, what this meaneth? Others mocking said, these men are full of wine. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, these are not drunken, as you suppose, seeing that it is but the third hour
of the day. Third hour of the day. Ano yun? Alas 9 o alas 12? Pero parang umaga pa lang. Ibig sabihin, nandun sila sa kanilang meeting place na umaga. And it shall come to pass, sabi niya, this is the explanation, sabi ni Joel, and it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall see, prophesy, your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Mga kaibigan, kung last days nung panahon ng Acts, ngayon, last days na talaga, nakita niyo yung ginagawa ng Pope sa internet? Araw-araw, may balita. Kung akong tatanungin, pakalagay ko na, maikli na talaga ang panahon. Kung last days nung Acts, mas last days ngayon. And sabi sa last day events, yung mga huling pangyayari, magiging mabibilis na mga pangyayari. Sabi dyan, and your sons and daughters shall prophesy. Lahat magiging propeta. Yun yung sabi. Bakit? Pag sinabi mong Jesus is coming soon, prophecy yan. Di mo ba? The Adventist Church has a prophetic identity. Pangalan pa lang Adventist, nagpa-prophesy na yan na darating si Jesus Christ. Soon. Imminent, sabi sa fundamental beliefs. So lahat tayo dapat prophet in our lives. We should convey the message of salvation through our lives, through our messages. Because the Bible says, sons and daughters shall prophesy. Ano yung karakteristik ng true prophet at saka hindi true prophet? Yung true prophet, lahat ng sinasabi niya, ayon sa kasulatan. Yung hindi true prophet, he speaks from their own heart. No? Sabi doon, woe unto you, the women who prophesy from their own heart. Sabi ni Lord Bachelor, ha? Pwede ka mag-prophesy, galing lang sa iyong puso. Ganto ang aking naramdaman, ganto ang aking naramdaman. Hindi po ganun ang true prophet. Ang true prophet, ayon sa Biblia, ayon sa nakasulat, ganto. May mga true prophet sa Bible na naging false prophet. Kasi binayaran sila para mag-prophesy ng si Balaam daw, sabi ni Sir. Para mag-prophesy ng kalokohan. So, ang punishment sa true prophet na maging false prophet ay death. Oh, kung hindi lang ngayon, sa impyerno. Huwag tayong magpa-prophesy ng bagay na wala sa Bible. At na hindi pinaprophesy ng mga pinagkakatiwalaan nating prophet na katulad ni Ellen G. White. Sabi ko sa aking mga kaibigan sa theology, sa AUP, pag wala dyan sa Bible at wala sa SOP, huwag niyo lang sabihin. Pagdating ng panahon at may sinabi kayong wala dyan, papatunayan kung mali yan. So, say, para according, ayon, sabi sa Biblia, ayon sa salita ng Diyos, ang ipaprophesy natin. Diyan tayo, may safety. Ang ating puso, our heart is deceitful above all things. Okay. And your sons and daughters shall prophesy. Sa pa? Ang sabi sa prophecy, yung, alam niyo yung, sabi sa Revelation 10, yung matamis sa bibig, paglunok, ay mapait. Yun yung nangyari nung miracle time. Akala ng mga tao ay darating si Jesus Christ ng 1844. Pero ang sabi sa Bible, nangyari man ito sa'yo, prophesy again. Prophesy again. Ibig sabihin kahit na nung mga, yung mga founders ng Adventist ay nagkamali ng theology ng unang panahon, sabi sa Bible, prophesy again. Kailangan mong maging prophet ulit. Kailangan mo magpatutuo ulit. So kung ako, marami din akong theological mistakes. Tinatawanan to ang aking sarili. Pero mabuti na lang merong experience ang mga Millerites, ang mga founders ng Adventist, na nagkamali sila. Pero nung kamali sila... Hello. Pero nung nagkamali sila mga kapatid, ang solusyon ay mag-aral ulit sa Bible. At pag in-impress ng Holy Spirit kung anong katotohanan, ay prophesy again. Ibig sabihin, ang Seventh-day Adventist Church ay dapat mga propetang tapat sa Biblia. Kasi prophesy again. Walang ibang denomination na may history na ganyan. Na may bitter, sweet in the mouth, and bitter in the belly. And may prophecy na prophesy again. Tayo lang,
ang may experience na bitter in the mouth, sweet in the mouth, bitter in the belly. Pero prophesy again, kahit ka nagkamali. Prophesy again. Okay, let's go back. Your sons and daughters shall prophesy, your young men shall see visions. Wow! Sabi sa Proverbs, where there is no vision, the people perish. Kaya mga young men, see visions. Ano ang binabalak nyo sa gawain? Lahat ng Adventist, lahat tayo young. Kung i-compare sa mga propeta, kasi hundreds and thousands of years na silang katanda. Kung buhay pa sila. Lahat tayo young. See visions. Ano ang pinapangako, ang pinaplano ninyo para sa gawain? Lahat tayo may role sa pagkatapos ng gawain. Meron dyan sa Bible mga different kinds of gift. Ang pinaka-gift ko mga kaibigan ay tumulong sa mga nangangaral. Minsan nagpipreach ako katulad ngayon. Pero most of the time, ang ginagawa ko ay tinutulungan ko yung mga nagpipreach. Pinagdadrive ko sila papunta doon, papunta doon, papunta doon. Driver ako ng mga preacher. At ako'y natutuwa dahil nakikinig ako sa kanilang sermons, ginagaya ko rin. Yung mga nakikita ko sa Bible. Ang isa sa mga preacher na pinagdadrive ko, si Pastor Paul, Frederick Paul. Siya ay galing sa India. At napakikita ko siya, ang galing-galing niya mag-preach. Nag-preach niya sa general conference, tinuruan siya rin ni Mark Finley mag-preach. Tapos nandiyan sa Ayas, minsan dumating ako, sabi ko, ang galing mag-preach ito. Ang topic niya, hindi ko maintindihan. Lahat na lang. Nandun sa kanilang sermon. Pero ang ganda. So, kung saan-saan. Pero maganda. Kasi, bakit kaya ang galing mag-preach ito? So, sabi ko, gagayahin ko yung boses. Nakakihan ko rin yung aking boses. Pero sabi ko, meron pang iba. So, yung umaga na yun, narinig ko yung preaching niya sa Ayas kasi dati nung una. Yung hour of worship, nauna kayo sa Sabbath school. So, pinapunta ako ng kaibigan kong Black doon. Sabi niya, sir, please come because we will drive a preacher to another church. You come Sabbath school and we will drive after and we'll go. So, nakinig muna ako ng preaching. Ganun mag-preach ito ni Pastor Paul. Tapos, lumabas na ako sa church. Hinihintay ko yung isasakay doon ng preacher. Si Pastor Paul pala yung isasakay. So, sinakay si Pastor Paul. Drive kami doon sa ibang church naman. Preach ulit siya doon. Umaga. Out of worship. Tapos, preach ulit siya ng hapon. So, nakatatlo akong kinig sa kanya. Sa isang Sabado, praise the Lord. Galing kasi mag-preach, ginagaya ko sa outline niya, gumaintindihan. Marami kasi kung saan-saan. Prophecy, ang dami niya rin. Tapos, nung nalaman niya na ginagaya ko yung sermon niya, sabi niya, can you make DVD for me? Kasi, pang nag-preach ako, binibidyo ko siya kahit sa plaa. Punta kami. Tapos, punta ako sa, naglilibot ako sa NPUC, lahat ng camp meeting, siya ang speaker. Sabi ko, iba talaga ang espiritu niya ng taong to. Obserbahan ko. Kasi kung gusto natin gumawa sa gawain, kailangan natin kopyahin yung mga malalakas ang espiritu. Sino observa ko? Pastor, where are you going? You text me, I record. I'm going here. Minsan ako nag-drive para sa kanya. Tapos na, sabi niya, can you make DVD for me? Nalaman niya ata, meron akong duplicator. Sabi ko, kasi pag nagsisermon ako, maraming, pag nag-sermon pala siya, pag nag-sermon siya ganito, maraming lalapit, mga sampu, i-invite ulit siya. So, bawat sermon niya, may 10 pa siyang invitations. So, hindi, grabe ang kanyang schedule. Hindi mo malaman kung nasa ang bansa siya at this time, at this every Sabbath. So, sabi niya, magkakasapos kasi ng sermon ko, maraming humihingi ng PowerPoint. Sabi ko, no problem, just give me the PowerPoint, I will duplicate. May binibigyan ako mga din. Sabi ko, Pastor, it is not the PowerPoint. Because I try to copy your outline, you don't even know what's in your PowerPoint. Minsan click niya ganun, wala naman para dun. Na may picture dito, wala, click, 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 wala. Pero change topic lang siya, maganda pa rin. Sabi ko, Pastor, it's not your PowerPoint. It's not even your voice. Because I try to copy your voice, but it's still different. Nalaman niya, kinukopya ko siya. Minsan pinag-drive niya ako punta din sa Olongga ko. Ano, can you drive for me? Pray kami. Pray hanggang dun! At habang nagda-drive ako, nagpipray din siya, sir. Gumaganyan-ganyan. Saan ko nang nangyari dito sa kasama ko? Nagsisermon ba ito habang nagda-drive ako or ini-imagine niya yung sermon niya? Bigla na lang nakapikit, tapos minsan pinababayaan ko na kasi takot ako din sa magaling mag-sermon. Malaki ang aking respeto. Pagdating namin doon sa Olongga po, sabi niya, Professor, please pray. So, pray ako. Kinuha ko yung mga gamit ko. Lumabas na ako.
Malapit na ako sa utos na si Pastor. Parang hindi niya ata niya marunong magtanggal ng seatbelt. Pagtingin ko, nagpipray ulit. Grabe manalangin. So, hinintay ko. May second service na pala siyang prayer bago lumabas ng sakin. Pagdating namin sa hotel, sabi niya, "Sir, this is your bed, this is my bed. For the next 15 minutes, please sleep because you drove 4 hours. So, hindi naman ako makatulog mga kapatid kasi excited ako makinig ng sermon. Kunyari, natutulog lang akong pakinyan. Ang ginawa ni Pastor Paul, lumuhod ulit. Yung 15 minutes, nananalangin siya. And then, tapos ng pagka 15 minutes, nag-arrange siya ng pandamit. Kunyari, nagising na rin ako. Sabi niya sa akin, "My friend, please pray for me." Muntik na akong tumawag, mga kapatid. Kasi pray na nga siya ng pray simula ng biyahe namin sa AUP. Ngayon nang nagising ako, sasabihin niya pa sa akin, "Please pray for me." Kulang pa. Sabi ko, "Pastor, you pray a lot already." Sabi niya, "My friend, I have only one secret in my whole life." Tinaas niya ang kanyang tuhod, ang kanyang pants. Nakita ko sa kanyang tuhod, kalyo. Nakakita na kanyang kalyo sa tuhod? Kalyo! Kalyo! Hindi ko alam kung violet o brown o itim, kasi may itim yung mga Indian eh. Naging violet na kasing violet nung carpet niya sa Ayas apartment. Kalyo! Ganun pala ang sikreto niya. Sabi niya, "I have to pray 5 or 6 hours. Aha! Alam ko na kung bakit ganun ang ministry niya. Kahit saan siya mag-speaker, kahit hindi niya alam kung anong susunod sa PowerPoint niya, kahit kung saan-saan yung topic niya, gustong-gusto siya maging speaker dahil ang mensahe na sinasabi niya ay galing sa Diyos. Yun pala ang technique, mag-pray." So sabi niya, "Next Sabbath, I'm coming." Pumunta siya sa church. Pagdating niya sa church, pagdating sa harap, luhod ulit. Wala siyang pag-alam kung tinitingnan siya ng mga tao, bakit nakaluhod. Basta pray lang siya. Tapos, pagkatapos namin ng sermon, pagbalik sa hotel, luhod ulit. Ah, ganyan pala ang maglilingkod. Sabi ko, bakit kaya siya nag-pray pagkatapos ng sermon? Yun pala, maraming atake ang kaaway pag gumawa ka sa gawain. Pag nag-sermon tayo dito sa harap, unang-una, lahat ng tao nakatingin sa atin, yumayabang tayo. Kaya pagkatapos mag-sermon, kayong mga magiging mag-sermon in the future, pagkatapos ng sermon, luhod agad. Dahil nandyan ang mga, kung mag-sermon kayo ng magaling, ganyan din karami kagaling na atake sa inyo ng kalaban. Dahil yung mga mas maraming ginagawa, mas marami rin ang kailangan atake ng kaaway. Kaya kailangan natin ng shield ng Panginoon sa gawain pag mas marami tayong ginagawa. Pero kung may kumpisal natin lahat ng ating mga kasalanan, hindi tayo maatake ng kaaway. Okay. "And my servants and my handmaids, I will pour out in those days my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in heaven above, in the signs in the earth beneath, blood, fire, and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and notable day of the Lord come." Okay. "And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Minsan may nagko-conflict. Sabi nung ating sister kanina, lahat ng mag-call, ah hindi, ako yata nagsabi kagabi, lahat ng mag-call on the name, shall be saved. Pero sabi rin ni Jesus, "Not everyone who calls me shall be saved." Bakit? Anong conflict? "But they that do the will of our Father in heaven." Kaya kailangan sa revival and reformation, makumpisal natin lahat ng ating kasalanan. Malaman natin lahat ng requirements na sa atin ng Diyos. Sabi dun sa isang nag-revival and reformation sa Bible, "What shall we do?" Ano ang kailangan namin gawin para kami ay maibalik sa relationship sa ating Panginoon? Yan ang ating question sa atin, sa ating mga puso. Ano ang kailangan natin gawin? And, okay. Sabi, "Ye men of Israel, hear these words." Okay, so, Jesus of Nazareth man approved miracles. Okay, so si Jesus yung itang nireview nila yung nangyari kay Jesus. "And thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt make sure me full of joy with thy countenance." Yan ang nangyari sa kanila. So yan ang nangyari pag nagkaroon ng revival and reformation. Merong magtatanong, and we will be able to explain. What are we going to explain? Anong explain natin? Yung mga nangyari sa gospel, nangyari kay Jesus Christ, nangyari kay David, yung mga prophecies na nagpo-prophesy tungkol kay Jesus,
at saka yung pagkamatay niya, pagkabuhay niya, and yung receive the gift of the Holy Ghost, and yung promises, and yung sacrifices, and yung righteousness, and ang mangyayari ay yan. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Ngayong mga panahon, ang generation ngayon, lahat ng pinapanood, karamihan sa YouTube, pag tungkol sa entertainment, millions and millions of hits. Pag tungkol sa sermon, hundreds and thousands of hits lang. Totoo yung sinasabi, in the last days, men shall be lovers of themselves. Self-worship, self-idolatry. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Lovers of boxing rather than lovers of God. Huh? Pati pa naman yung boxing. Grabe naman to. Aha! Sabi kasi sa Romans 1:30-32, yung mga brutal daw, hindi makakarating sa langit. Kaya bawal ang boxing sa ating mga school. Bawal ba mag-boxing sa school? Bawal. Sa TV, hindi? Hindi naman tayo mag-boxing. Nag-i-enjoy lang tayo manood ng nag-boxing. Pero ang sabi sa last verse ng Romans 1, huwag kayong madisid. Itong mga brutal, they will not reach the kingdom of heaven. Not only them that do, but also them that have pleasure in them that do. Ibig sabihin, kung masaya ka na may nag-boxing, kasama ka sa punishment. Kaya, hindi ako politician. Sasabihin ko lang yung nandyan sa Bible. Romans 1, last verse. Not only them that do, but those who have pleasure in them that do. Kaya kung may masamang ginagawa at masaya tayo, may nagbabarilan at gusto nating panoorin, kasama tayo because we have pleasure in the people who kill each other. Kung may nagsasabong, masaya tayo, we have pleasure in them that do, kasama tayo sa judgment. Bakit? Nagko-contribute tayo ng pay-per-view. Huh? Hindi lang para pleasure, nagbabayad pa. Kasama din sa pusta, yung pay-per-view. Okay. Save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received the word were baptized. And the same day there were added unto them 3,000 souls. Ngayon, pumunta po kayo sa Adventist Statistics website. Tingnan niyo yung total per year na baptism. I-divide niyo by 365 days. Makikita niyo 3,000 din. Dahil ang sabi sa last day events, darating yung panahon na kung gaano karami yung nababaptize noong Pentecost, ganun din karami or mas marami yung nababaptize ng simbahan. Ang Adventist Church ay nagbabaptize by the grace of God of more than 3,000, about 3,000 every year, every day, for the whole year, totaling to about some million per year, according to prophecy. Pero, ang sabi sa ating Bible reading kanina, sabi sa John 14:12, verily, verily, I say unto you, if ye believe in me, si Jesus ito, kasi I, sabi niya, in me, these things which I do, ye shall also do. Not only this, but more. Kaya pala kung meron silang baptism noon na 3,000, more daw. Kung meron silang nabubuhay na mga namatay noong sa Bible time, meron ding mga nabubuhay na namatay sa Adventist Church. May mga kwento. Nandito. Yung isang, ito yung kwento. May kwento dito, si Pavel Goya, na pastor ng Adventist. Pinalalangin niyang mabuhay yung kanyang nabangga. Nabuhay! Yung inarboran ko nito. Ngayon ko lang naintindihan. Ang Diyos ay mahiwaga. Si Pastor Christian Ikoto, nag-testimony siya ng Friday ng prayer camp sa AUP. Sabi niya, doon sa kanilang lugar, mahilig siya maglaro ng sports nila na tumatakbo sila na may bola. Hindi pa naman tawag. Pinatawag. Hindi ko alam sir kung alin. Pinatawag sa bila, Pastor, come, you have to pray for our child. Sabi niya, I have to dress up and take a bath, spouse na first. No, there is no time for that. So sumakay sa buto, punta sila doon. Pagdating na sa bahay,
hindi niya maintindihan kung ano nangyayari. Alam mo, minsan ang Diyos, maraming pinapagawa sa atin na hindi natin naiintindihan. Kaya kahit hindi natin maintindihan lahat, sige lang. Pumunta siya sa bahay, binigay sa kanya yung sanggol, at automatically pinag-pray niya, Lord, pagalingin niyo ang sanggol. Amen. Tapos binalik niya, umalis na siya kasi, ano, alam niyo, pawis na pawis siya, at saka yung mga African, di ba? Ano, pawis na pawis sila. So, umalis na siya. Pagka ilang araw, pumunta yung tatay sa kanya. Sabi niyong tatay, nabuhay yung anak ko. Ha? Oo, kasi galing kami sa ospital, kaya kita pinatawag. Namatay sa ospital yung anak kong bata. Dinala ko na doon sa bahay. Kaya maraming tao doon, kasi namatay niya yung anak ko. Ngayon pinatawag kita at nag-pray, hindi mo naintindihan kung ano ginagawa mo. Pero buhay yung anak. Ngayon, dalaga na yung anak. Ba, ngayon ko lang na-realize na yun palang inarboran ko nitong aklat. Ay, meron ding experience na ganun. Ngayon ko lang na-realize. Mabuti na lang, sabi niya sa akin, if you are using it for preaching, it has more use. You keep it. Oh, sabi niya, mabuti na lang. Tayong mga Adventist, mga anak ng Diyos, katulad sa Acts, all that believe were together and had all things in common. Kahit na itong aklat ay hindi sa akin, ay Pastor Christian Ecoto, firmado pa ni Ron Cruze na author, pero nasa akin. Bakit? Because all things had in their in common. Kahit sa kanya ito, akin din to. Ganyan lang sa gawain. Were baptized at the same day 3,000 and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Ibig sabihin, kahit alam na natin lahat, kailangan pa rin natin mag-aral ng mag-aral ng mag-aral. Dahil kahit alas 12 na pala, kailangan natin mag-aral ng mag-aral. Breaking bread and in prayers. And fear came upon every soul and many wonders and signs were done by the apostles. Ayan. And they shared all things in common and sold their possessions. Akala ko, mga extremist lang ang gumagawa nito. Nasa Bible pala to. And sold their possessions and good. Parted them to all men as every man had need. And they, yan ang nangyayari mga kapatid, pag grabe ang revival. Lahat, yung gitara, pang gawain, lahat na may-ari niyan. Kung sinong kailangan, basta may gawain. Yung may sasakyan, basta may gawain. Ipapagamit lahat ng mga bagay. And they sold their possessions and goods and parted to them all men as every man need. You know why? Kasi nalaman nila na yung gamit nila masusunog in the latter days. Sabi sa Revelation, and the elements will melt with fervent heat. Anong ibig sabihin ng elements? Yung electric fan, lahat ng elements. Yung aluminum, yung bakal, yung plastic, yung glass, yung lahat, yung copper, yung mga laman ng lahat ng mga bagay, yung projector, matutunaw yan pagdating ni Jesus Christ. Kaya ngayon, gamitin na natin sa gawain. Amen? Pati yung sasakyan na bakal, matutunaw din yan. Kaya dapat marami nang maisakay dyan na mga papabinyan papunta dun sa dagat. Pastor, sa ating mga sasakyan. Dahil yan ang karangalan ng sasakyan na maraming mahagot tungkol sa baptism. Mas maraming mahagot ang sasakyan nyo, mas maganda ang sasakyan nyo. Kahit na maraming gasgas. Kasi minsan, tumutulong yung mga bata maglinis. Kinukot-kot nila ng gano'n ang bunot yung sasakyan. Pero pag nasa gawain, gasgas, okay lang. Kasi maraming nadadalang kaluluwa sa Panginoon. And they continued daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house, did eat their meal with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily as such to be saved. Mga kaibigan, sa dulo ng panahon, parami ng parami ang mga miracles. Nung binabasa ko to several Sabbaths ago dun sa Ayas, talagang nabusog ako sa mga kwento. Ang aking mga luha ay nahuhulog dahil sa ginagawa ng Diyos sa napakaraming bagay. Hindi lang natin nalalaman dahil mataas ang technology at malalayo yung mga nararating. Pero pag kinag-compile, nakikita ko mga kaibigan na ang Diyos ng New Testament, ng Old Testament, ang Diyos na pinaglilingkuran ng Seventh-day Adventist Church sa katotohanan, sa prophecy, at sa mission. At ito pang isang aklat na ito, punong-puno ng mga miracles na mga ginagawa ng Diyos, at sigurado ko sa inyong mga churches at sa inyong mga buhay, maraming miracle. Ang sabi dito, the greatest miracle ay ang pagbabago natin. Revival and reformation.
Kaya hindi pwedeng mag-revival and reformation na walang magbabago sa atin. Merong magbabago sa atin. Kailangan may magbago sa atin. Pero kailangan natin magbasa ng Bible, maintindihan natin kung anong tama, kung saan tayo mali, tayo ay magpakumbaba sa ating Panginoon at sumunod sa mga instruction na sa Bible and the spirit of prophecy. So, ang aking challenge sa ating mga kapatid, kailangan natin basahin ang buong Bible. Tingnan, saliksikin kung ano talaga ang requirement ng Diyos sa ating mga buhay. Kung sabi ng Diyos, you go and preach, we have to go and preach. You study so that you will be approved by God. We study the Bible. And kailangan natin, we gather together, sabi the Bible, do not forsake the convocation. The holy convocation, the gathering of yourselves. Kailangan natin pumunta sa church, sa midweek, sa vesper, sa sunrise worship, sa Sabbath school, sa AY. Because Sabbath is not our time. Alam niyo ba? Sabbath is not our time. Kaya walang gusto umuwi. Because it is not our time. The seventh day is God's time. It is not the pastor's time. It is not your time. But it is God's time. The seventh day is God's time. So it is time for God to fellowship and enjoy eating the word of God. So, as we close, I want to ask everyone to stand and as we pray for the closing of the sermon. Let's pray. Our Father in heaven, we have seen your glory, Lord. We have seen revival and reformation, the power of your word in the Bible, the power of word to revive nations, to revive tribes, to revive peoples who are in idolatry, to reform their lives, Lord. We have seen in miracles, in modern miracles, in satellite evangelism, in modern miracles, in the Seventh-day Adventist Church, that you are true to your promise, Lord. You are faithful to your promise, that you are going to do everything that you have prophesied and promised in the Bible. Our Father, we have only one request. Please make us faithful. The disciples said, increase our faith. Lord, we also pray the same prayer. Increase our faith. Give us trials that will strengthen our faith. Give us experiences, positive and negative, that will overall strengthen our faith. Please burn, Lord, the bad things that are in our characters. Make us pure gold that we may be useful for your glory in this church, in this generation, Lord. Our Father, please make us good influences to all our neighbors, all our associates. Help us shine the light of your word, of your character to everyone. To prove, Lord, that your law can be obeyed. That Jesus Christ is correct, that Satan is wrong. To prove that your law is sensible, that your law, your word, is possible to be followed. Thank you for forgiving us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen.